kita sama-sama sama di Kristo. Kalau sudut naga saja yang sebodo. Aku patuh si Kristo, sama lah yang cinta kan yang sebodo. Aku ikat dan patuh. Bagus tak? Para mana-mana, bertepan mereka. Salmo sentuh sendiri, ini bersih kena sengkau. Antara untuk butang-butang, bila kena wasa sini. Ingin kum biar mendekatkan kum batu mewah, kamu kum setahu dah itu pernah hono. Bila, yang betul mau. Hanya karun, ombak-ombak petai, dia anak hati hidup, ada acara penangan, ada acara petai. Pak Suri, usah kembali analisis. Claro, la anggota ni Kristo kantong, bele muto masih Kristo Dios, kau mana brother, yune. Aku ni bermis, aku nak tanya apa? Si, aku ni. Ka, kegerina, imo ni eskutan pagtawag ni Obispo Ignacio o Katoliko sa iglesia na gitubo ni Kristo, no? Ni Acto 110 AD. Karon base ba sa logic ba, no? Logika. Kung ang iglesia nga gitukod ni Kristo gitawag og Katoliko, mawala ba ang iyong pagka-iglesia ni Kristo? Matabag na ko, no? Matabag na ko. Oo. Okay, simple na panutan. Bugnaw na panutan na tubagon ng bugnaw. Labang akong gibasa na, tungod kay ang inyong kaoban na si Carlos, Catholic Pilipinder, ni pamatuod sa Mateo 16:18, si Kristo mismo ganito, kaya yung dito ko ng Iglesia Katolika. Okay, tinaw. Akong gibasa na, kay niingon si Sir Fernandez, dihanan-dahan ang Iglesia sa unang agad sa Panopos Apostolis, wapa taugan Katolika. Masabtan. Okay, tinaw. Sa 1875, na-deklaro na opisyal na gitawag ang Katolika. Dili ako'y nagsulti sa Socrates Fernandez. Musa, ang aning buhaton sa mga Katoliko na defender sa Pani Carlos, dili siya pasagad ng Yawi ang Mateo 16:18 na si Kristo mismo ang gatukot sa Iglesia Katolika. Kasi si Kristo kung may gatukot sa Iglesia Katolika, dili si Ignacio may alamagalan, kung dili si Kristo mismo. Okay, natubag ang panutanan. Tinod ang gingin mo nga sa pagsugod wala pa sa ugod Katolika, no? Okay. Natawag din Katolika niya at itong 118 o Bistrod Marcos. Okay, kakasalamat! Wala pa, wala pa. Wala pa din naman. Ang aking pangutahan na Rony, kay gitawag niyan ang Iglesia ang gitawag ni Kristo o Katoliko niya at itong 118 o ang pangutahan na tungod ba kay gitawag sa Katoliko, mawala na ang iyong pagkaiglesia ni Kristo. Tumag na ko! Subject to investigation! Lalo man! Ang Katoliko karoon din ay makapamatuog na sama ang pagtulungan sa gitawag ni Kristo Iglesia. Subject! Sa Iglesia ang gitawag ni Kristo, wala mga dibulto. Wala pa ni Bicol Santos, pinaagi o kanumisisyon. Wala! Musa, o sa sinunod siya, kanina mo haon. Ikadwa, salamat na dili padugay. Wapa na mala, ano mong laros, wapa. Lagi tawag ang maong iglesia. Lagi tawag, itukod ko na ni Kristo, ni San Ignacio, Bispo Sanchoquia, 118 o Katolika. Therefore, si Kristo namatay 21 AD. Yung kayang salamit, puto de facto sa mga kamatayon. Sa ato pa, love you the eye, dilitok ni Kristo ang polong Katolika sa pagtoko niya ng Iglesia. Musa, ang iyon po ikaw, koleksyon ni si Brother Carlos sa Masigiwale, Mateo 16:18, si Kristo, nagtoko ng Iglesia Katolika. Kaino ng Diangon, 180, bupay pagala ni Ignacio, ang polong Katolika sa Iglesia. Salamat! Buskutan mo ang pagtulunan, no? Wala ba na mag-isigit ang pagtulunan? Grace ata sa pangutan mo, ginago. Ang ano pangutan na is, ang Iglesia ni Kristo, gitawag o Katoliko niya itong 118 o Bispo Ignacio. Ang pangutan na, kaya gitawag mo siya Katoliko, mawala ba ang iyong pag-Iglesia ni Kristo? Matabag na ko! Ha, patuloy sa ko. Sama ba sa, usa ka punto na nga, susimulan sa Biblia, gitawag ni Kristo o Pedro. Niya, yeah. Sa nilang gitawag siya Pedro, mawala ba ang iyang, o magiba ba sa simulo Pedro? Yeah? Minana ang premise na to. Okay. Ang iglesia ang dituto ni Kristo, gitawag na Katoliko, base sa logic na si Simon gitawag sa Pedro, di man magiba si Simon ng Pedro. Matabak na ka? Okay, ang iglesia ang dituto ni Kristo, gitawag na Katoliko, di man o, base sa logic, o sana ang iglesia ni Kristo, Katoliko. Matabak na ka? Tabak, simple. Ang logic niya gigamit mo nga sa Simon, gitawag ang Pedro, di nagutumusag. Kaya sa Simon ni Pedro, mauman to ang tao nga disipulo ni Kristo. Sa sinog din, gitawag Simon. Sama kang Pablo nga gitawag Saulo, di na mausap. At kay magpakita nga ang Pedro, si ang Simon kanya itong mananagat, maurag hapon ang Pedro nga apostolis nga mananagat. Pero, sa kinayon ko na,
ang pagtawag ni Ignacio de Ato 110 sa Polong Katoliko sa Kuno, Iglesia ng Dito ni Cristo, subject to investigation. Go sa pagtulunan. Iharus, kasme, ayan nagigiwala ang pagtulunan. Kaya mailami mo ang tao yung inami siyang mula. Ang mula sa Iglesia ng pagtulunan, ang Iglesia ng Dito ni Cristo may pagtulunan. Kontinuod pa na ang Iglesia na gitawag ni Cristo na o katong Iglesia na gitawag ni Ignacio o Katolika. Maklaro ang ta, lamang pertulunan ka ni Adto na gitawag ni Cristo karon ato makita ang ilang padayon. Apan ka din ang gima po. Muna ang subject to investigation. Isla pa ang pertulunan, hindi mo na dyan na dibati, no? Okay, nagdibati pa kung may pag-usutuit na pertulunan, pero ang ating pertulunan na dyan, base sa logic, kay ang Iglesia mo na gitupo ni Kristo, gituwag mo sa Katoliko, ang pangutana, mawa na ba yung pag-iglesia ni Kristo? O, pagkakawa na ba? Kay Iglesia, kay si Simon, gituwag sa Pedro, dili man maduan si Simon. Matapak mo ko. So, last na lang premium. Okay, ba? Mama po di Saul. Gituwag siya o Pablo. Wala man na duwa katawa sa Saul o Pablo, isa naman. Kaya ang gitawag o Katoliko, ang Iglesia na nabuo ni Kristo. Therefore, base sa logic, o sarado ay ang Iglesia ni Kristo o Katoliko. Matapak na ka! Kung usap pa unta sa ginayon ko, nagsalamat sa'yo mong pangatanang ibalik-balik, kaya gigalaan ko katakot ko magbalik-balik ko. Yeah! Kung tunod pag yun, na ang Iglesia na gitawag ni Ignacio, na bahot ang Iglesia ang gitawag ni Kristo, magkita unta ang uniforme o parehang pangtulunan. Tinaw, ang Iglesia na dito ko ni Cristo, di ka mag-approve na mga ilang dideklarar ng mga santos. Di ka mag-approve na nagsimba silang mga larawan. Si Cristo mismo na ganyan. Mao'y simba ha, ang ginoong Diyos, o siya lamang mga nagara, Mateo 4 Diyos. Mo'y magtutukot sa Iglesia, dinig mo simba din ang Diyos. Ang pangutana, na naman, na ang Iglesia Katolika karoon, dagan ng simba, na dinig Diyos. Therefore, basta, lamang dili ko tamo gagamit sa pagtulunan. Ipreso 523, si Kristo'y uno, ang Iglesia lawas. 24, ang Iglesia inahanlan masinugtanan kang Kristo magsunod. Lucas 4:16, batasan ni Kristo, kada adlaw sa Sabado, muhatong sinaguga kong simbahan. Kung naapa na nakita sa mga simbahan, dimodo, insakto ang pagdala ni Ignacio, nagkatungin sa may Pinoon. Pero laman ang kang Kristo na Iglesia Sabado ang ibatasan. Why? Silang Virgen Maria, Lucas 24:54, Lucas 26. Ibatasan nila pagkaadlong Sabado na mauna ay sumaras kasuguhan. Mga apostolis, o niya karun, atong hunuhon na ang unang mga virginis, ang unang apostolis, nagbantong Sabado, si Kristo nagbatasan ng Sabado. Giangkot mo din mo, nagibatasan, hindi pa ulangan ni Kristo Sabado. O niya karun, sa Domingo na noon, pariyatan na. Bursa, marang pinahaw, subject to investigation, kung sa katinoon. Galing kay kamo, pagsulti na ang tawanan, mauna na, ulin mo daw ang kay. O gusto mo, may gusto po man, inyo nang hindi po na nasatungot, pero alam na mo, hindi pa na suficiente. Ako na lang, mahiwan ang patapusan ng pangatana. Okay. Oo. Kaya lang, kung mag-isip mo rin pang tulunan, mahiwan ang isyo, no? Mahiwan ang isyo. Pero nang ako na lang, layo ng pangatana. Bago pa rin mo, kung hindi mo lang sa Biblia, hindi na siya pinuon. Ha? Wala? Oo. Kaya mo, hindi na pasagot kay ang Adventist, si Ellen White na mulat na itong mga libro. Wala mas Biblia nga. Gisago si Ellen White na mulat na libro, sa'yo po na ito yung libro. Nagkatag na ko. Salamat. Ang pagsulat ng libro, pwede kay ang mga apostoles, nagsulat po mga basahon. Apan, kung magsulat na, dili o yun, o kasupas sa ito, mas Biblia, muna na isayo. I-prop sa amin, mungkod sa'yo mga sulat ng masusulat na wala sa Biblia. Kung na, ano ang pahala ito na mahimang sa'yo? Pero, kung wala namin mo, napamaton, napunig si Wata ni Jesus White. Pagin mo sa Biblia, anak na may papalay sa Pado. Iyan po si Jesus White, anak na may papalay sa Pado. Correct. Pagin mo sa Biblia, excuse me. Pagin mo sa Biblia, si Cristo Diyos, sulat ni Jesus White, si Cristo Diyos. Correct. Walang, sa ako pagkasinsero, sa
mong pagkahanod. Tingali, hangal ka na mo, Christian, sa sila pili sa suwet. Manahal kay... Sibigin siya na, bro! Nila may gusulat sa Lisa Suwet, huwag manas mo niya, supat man eh. At, mawala na, sakto na inyong pangagpas. Okay, mahihihin siya itong supat man, dili, no? Wala ko lang, basa sa inyong imo nga, tumula sa Biblia sa utlan. Nagawin, wala mo sa Biblia nga si inyong gusulat pagsulat ng Biblia. Ba't ba yung pasabot na sulat siya kay nagsulat siya sa mga mga sabuha? Matapag na ko. Matapag na ko. Okay. Ang kaalam nihatag sa Diyos, kaalam sa pagbasa. Parehag yun. Iwanan niyo sa mga apostoles. Iwanan ang mayong balita. Isuko pa niya tayo sa plasa. Nahapa niya. Balita, wali sa mayong balita. Na ay ko rin na, ngayon mo ngayon na. At ikaw na niya ngayon wali. Sa'yo po mawali ko, kayo mabasa ko ngayon. Sige. Bili mabasa sa Biblia na balita sa wali. Pag inyong wali, iwanan ang mayong balita. Subject ang wali. Pag inyong na, ni Kristo isulat ang basahon atin mo. Kapag ako masulat siya, dili na sayo. Ang sayo niya kung magsulat kang super sudiya. Dapat na gawin, hindi niya tanong dili ba daw sa sayo? Okay, matabag na ko. Basta doktrina na itodlong na wala sa Biblia sa sayo. Yan naman, 2 Timothy 3:17, ang tibok kasulatan, gitugaw, pagsulatan sa Diyos, sa arod sa tantodlos kabatoran. Tinaw, sa atin mo, kung doktrina is beton, Biblikan. Pero bilin tanang mama. Mabasa, bilin mabasa Biblia, bilin tinawag. Kaysa Biblia, wala mabasa sa Veritas Tao. Pangino na ako sa Veritas Tao, ito yung nabakas na. Pero tinawag na, pero bilin doktrina. Okay. Saan mo pa, basta doktrina, Biblikan niyo ay ano siya nan. Wala ko nyo may specific yung doktrina, ano lang yung mga nga. Hindi mo na bilin na, basta bilin mabasa sa Biblia, bilin na. Bilin tanang, excuse me, bilin tanang. Basta bilin doktrina. Panamitan, ako tao man ko, kita ka na mga tao man, ang lumulog yung sipo ng tao man na, di man mabasa sa Biblia. Ako at ipasabot, di natin nawatan nga kita mga tao, di po na pwede. Tinood ka ng mga tao, di mabasa sa Biblia. Ang pagkabipulog, mga tao, di mabasa sa Biblia, pero tinood. Pero di na doktrina, natuwa ang tao na ang tagatibulog ng tao bili, bili sila kasaraka bili doktrina. Huwag ito mo sumahan. Pero yung matrio doctrine, biblical, mabasa yun, kay mo na gila sa kalwasan. Okay, oh, patuloy na itong ito na yan. Wala ko mag-specific ang doktrina. Mora, general ba? Ngayon mo ka, kasi dito ko sa, say, good. Mora, ngayon ko na, say, Ellen White, susulat ba siya? Libre, wala man, di mo mabasa sa Biblia, misulat sa ito, basa yun, bila ito. Pero yun ka nga, agili, panan. Agili lang, kinahanglan ang doktrina, mabasa mo, pero ang kutang buhat, ako hindi lang nalilang mabasa. So nagpasalamat ko, Ana, kay mo po na kami mga katuliko na kami kay buhat nga na nagtuwa kayo na hindi na supak, no? Pero kung hindi ito, paano ninyo supak nga? Pero sige lang, kay sa ating panahon nun, ako nang isputan, para imong ganyan nga mga pagtuluran nga natin pa rin mo sa iyo. Kala lang, brother. Okay, tayo, salamat, brother, butas. Ano po? Amigo na ko na. Okay, brother. Ah, brother, alay, harap yan. Ngayon, nakatana ka na ipagkaros. Bahin sa hindi naman ko papasa ang Katoliko na sa Biblia. Kaya ang gatukod ni Kristo, hindi naman Katoliko. Pero ano dili? Wapo ko na nilang hindi Katoliko. Ako na ba? Isa, sa hapon nila. Kaya mo tumang ako, uno. Uno, sa hapon nila. Hindi ko ako matanan. Sideline po to. Ah, sideline. Sideline po to. Kung hindi mo maging gusto nga, si Dad Carlos yun nga, ipabasa kita sa Biblia, Iglesia Katoliko, Romana. Uri! Lahat ang itay kondisyon mo, pili mo ba sa inang dalawang sa pisa-pisa? Karoon, ang pangunta na. Sa'yo ito kay wag mo nabasa. Wag mo ngayon. Kanaw. At mga... Father Mitchell na ito, Sean Sabar Mitchell, bumiliyo sa Salindi at Intense Church, mga isang ka-layman. Marat tayo na sa mga member ko na itong pambok. So by so, natipasin mo na lang na mahuwali ka rin na sa ka-Catholic tututumbo sa simbangan na umano katoliko no, sa Catholic tututumbo sa Nipolog City Chapter. Si Galo Silver Buliano Simba. Bayan. Bayan gabi sa tanan. Kung diretso nagtagay
Usi kayo yung panahon, no? Kung nagandad ang story-story. Okay. Pinood ang ni Sulto ni Brad Mitchell nga sa pagsugod ni Tuto ni Cristo ng Iglesia, wala pa yung pangyan ni Katoliko. Pinood na. Sama sa pagkatao ni Pedro, wala pa siya mangyayari ni Pedro. Di ba? Okay. Kaya ang una yung naila si Pedro sa pangalan ni Simon. Pero sa dinang itawag siya ang Pedro, di na ito magayon niya maduwan na katao sa Simon ng Pedro. Di ba? Sa logic ba? Mahapod na ang iglesia na gatoto ni Kristo. Dili sa Biblia, kung natog yung ngayon upaki ang Biblia, dili kay usara gani ang katawagan sa iglesia ang gatoto ni Kristo. No? Yan naman. Kaya kung pananglit, wakita ni Pablo, nagingon si Pablo niya sa Roma 16:16, gitawag niya ang iglesia ni Kristo. Yan naman, tungkol kay ang founder, si Kristo man. Muna ngayon siya kini iglesia ni Kristo. Pero kung wanto po pa sa 1 Corinto 14:33, naingon na po si Pablo na kini iglesia ni Kristo, iglesia sa mga balaan, kung iglesia sa mga santos. Tanawa, usara ka iglesia pero lain-lain ang pagtawag, di ba? At kung po pa sa 1 Corinto 1:2, ang iglesia ang gitawag ni Kristo, gitawag po ni Pablo o iglesia sa Diyos. Lain-lain ang iyong pagtawag, pero usa na. Di ba? Kaya mo ba ang ingin ko na kaya ang iglesia ni Kristo gitawag man ang Katoliko ni Obispo Ignacio ang pangatana, mawala ba o naguha na ba ang iglesia? Di ba? Yan naman, kaya si Simon gitawag ang Pedro, di ba? Masya maduha kataw. Si Saul gitawag, si Saul gitawag ang Pablo, wala na naging maduha kataw ang Saul ng Pablo, usa na naman. Kung dadang ka sa daan kasabutan, si Jacob gitawag mong Israel, wala man naging mong buwag tao si Jacob mong Israel, isa naman. Mauna na, ang iglesia na gitawag ni Kristo, niyad kong 110 AD, usa sa naging mong obispo, na mawag si Obispo Ignacio, mo initawag ani og Katoliko. Yan naman, kung saan ako pasabot anang Katoliko, Makailapon. Iyang gihulagwa niya na ang iglesia po ng gitukod ni Kristo, ang kinaya ni Mukailap. Mulukop sa timog kalibutan. Yan naman. Yan naman nakahuna-una si Obispo Ignacio Ara. Tungod kay mauna may gusto sa Ginoo na ang iyang iglesia makailapon. Kaya naman, kung sa may kalainan sa bagong tinuhuan ni Kristo sa New Covenant o New Testament kung ikumpara sa daan. Ang daang tinuhuan, gitawag ko siya tinuhuan sa mga Judeo o Jewish religion. Nga naman, kay exclusive for the Jews ra ang mga religion. Buhay pa sa book, kung hindi ka Judeo, hindi ka pwede masakot. Di ba? Tawagun ba ganyan kang mahugaw? Mauna na kung hindi ka Judeo, sorry na lang, hindi ka pwede masakot. Muna ang tinuhuan sa daan, muna gitawag ito, tinuhuan sa mga Judeo. Pero sa bagong testamento o New Covenant, si Kristo wala mumuot na para naging sa mga Judeo, gusto niya na para naging tanan, bukasabot, para sa tibuong kalibutan. Sa ito ba, ang iya iglesia, makilapon, kaya nag-ingon na siya, panglakaw ka mo sa tibuong kalibutan. O kung mahimo, imuag yung tinunan ng tanan. So mauna yung kalainan, na gusto ni Kristo na ang iyong iglesia mulukot o alang sa tanan. Mabit ang niingon siya sa Marcos 11:17 na di ba ang aking balay? Nasulat naman na kinipag taugun o balay sa pag-ampo o alang sa tanan kalasuran. Kung sabi na ang balay ko na niya pag-taugun ko na ang ngayon ko noo, balay sa pag-aampang o alang sa tanang kalasulan. Kunya, base doon sa Biblia, ang saman ng balay. Ang balay, kapasabot o binding. Ang balay, kapasabot mo ng simbahan o iglesia. Waka sa 1 Timoteo 3:15. Sa ato pa, kanang pagtawag o katoliko ni Obispo Ignacio na itong 110 AD, katumanan rito
sa gusto ni Kristo may tabo. Sa atong babasa niya sa Marcos 11:17, nga nag-ingon siya sa Marcos 11:17 nga, di ba nasulat na wala? Nga rakong balay, baga kaugun kinay o balay sa pag-ampo, alang sa tanang kalasuran, kung sa mga alang sa tanang kalasuran, kung atong mubuon, isyot ka, iumuhon atong mubo, magawas ang pulong universal, di ba? Ngayon, kung ato ihubad na sa kombinasyon sa Grigo at Kinatsila, muna Katolika, o muna gigamit yung mismo Ignacio, niya itong 110 AD. Pero, sa mayong pangunahuna, Umerika, masa may mas katuluan? Si Obispo Ignacio o kining mga tao rin na awan nila? Kaya mo nita, kinsa na si Obispo Ignacio? Kana si Obispo Ignacio tinunaan na ni San Juan. Direktamente, bisan pang talaan niyo sa Wikipedia. Si Obispo Ignacio, disciple of Saint Diana. Diyan siya may unang may tawag ani o katoliko. Karon, asa may mas katunuan? Si Ellen White, si Felix Malano, o katong tao nga disipulo gyud ni San Juan. Di ba? Oh. So, mao na mga igsoon nga maguna-una daw kayo. Tulad ba kayo yung walang katoliko, mawala na ang pag-aigisa ni Kristo? Hindi na, wrong logic na. Kaya ako bitaw ang akong katawagan tulo. Pero asar ako. Una, gitawag ko o silver sa akong yung pagkatao. Ngayon, dako-dako na po, giandaan po po ang Bobby as my nickname. Pero pagkadako na ako na mahilig ko sa radyo, o gitawag po po kung saan na Veritas. Tulo akong katawagan, silver, Bobby o Veritas. Pero hindi ko tulo katao. Usar ako. Mauna ang nahitabo sa Iglesyang Gitugod ni Kristo. Tinuod na sa pagsugod, wala pa ni tawag katoliko. Wala ba? Pero kinaiya niini nga manimang katoliko yun. Manimang katoliko, kamo may gusto ni Kristo. Mauna nga sa Iglesyang Gitugod ni Katoliko, mauna po ni Dayan ang nasige na batasan na nga katoliko ang tawag, pero Iglesyang ni Kristo nga, kung kayo, usan naman ang gitawag. Nakaroon, nag-ingam si Brad Mitchell kagunin na nga, kaya ang pagtulong na nga sa iyo, matinood ba wala? Well, magbantay po ta ng argumento na pagtulungan, ano man? Una-una, allegation na lang giingon nila nga sa iyo ko ng mga pagtulungan sa tuloy ko. Kaya lang iman nila pagsabot, no? Ganyan ka nga, hindi po tinood na kung ang pagtulungan, mabasa sa Biblia, tinood na dahil ng tundo. Ano man? Panangilit ako. Nagtukod kong pundok, well lang po nato ang Iglesia ni Kristo. Ngayon, kay sa Old Covenant Religion, o bisan gali sa Bagong Testamento, na batasan nila nga, mamamulay ko sila sa Bado, pero kung nangulo po ko na, marima ba nga akong pundok tinuod, tunog kaya ako mga pagtulong na ang asin niyo? So, wala, no? Dili nga po ang garantiya, dili nga po ang ebidensya, lalo sa kapundok tinuod, kung ang iyong pagtulong na anaas Biblia. Yan naman. Kaya naman, si Kristo nagtukod ng Iglesia, niya ito na, hutuhinan na. Mati ginuhin. Pero kung magtukod po ng pundok, kaya ang mga pagtulong na anak na at Biblia, matinuho na rin na, kung mo ang pagtulong na anaas ito. Parehasan ng kwarta, isang pag maawat tanan ng tinuod ng kwarta, pero kung ang naghimo anak, dili otorisado, peke, yun na. Bisan pag parinas na mo laon, maong kumor. Di ba? So, inalab na, bumili niya po na siya, ebidensya, kuno nga ang Adventist, ang ilang pagtulong na nasa Biblia, tinaon na. Ano ang gayatin ng tanawin sa history kinsa gatungko na nga? Dili mas Kristo. Lali, dito mo na, ang originator gila na, kung paras-paras ng pagtulungan, si Miller man, galing na tagla-tagla, na yung wala matuman, wala na bugnaw sila, ang sa Illinois na lang, yung ginimo nilang Juan, leader. So, mauna rin na ang Adventist, attractive po, gano'n man. Kaya ang pagtulong na alamas Biblia. Pero ang pangatanag, si Kristo ba ang natupon? Ang hindi. Hindi na ang matumatugan sa history. Kay, before Miller of Illinois, wala isibit the Adventist. Wala isibit the Adventist. Kaya sa Biblia, ano mga tuwiga, dugo na natupon ni Kristo ang Iglesia. No? We have to talk on ng siglo. Yunan na nga nabili sa Juan 10:16. Usa ka panun, ubos sa usa ka magbalantay. Ngayon, ngayon pas Kristo na
ang iyang gitubyanan na aninga mo padayon sa pag-sangyaw o pagpanguna na sa Pedro. Kaya na sa Juan 21:15-17 Tamuot ito na ang Katoliko na nudlo na ang unang gibinlan ginino Prime Minister ni Kristo sa iyang iglesia mao si Pedro. Muna gitawag na ito o Santo Papa. No, muna. So, kinangulan, mupailalim pa sa Santo Papa kay ang Santo Papa kapuliman ni Pedro. Kinaaman sa bumat, umubayinti nga kung ang katungganan gali mabakanti tumihan. Unya, talawan na ito sa history. Kinsa may nakapuli sa katungganan ni Pedro. Di ba? Wala ang listahan. Kana ang listahan sa mga Santo Papa? Lalo, wala. Ganon. Isbuta ang larawan. Kay matod pa nila, kana ko na ito mga larawan, doon ay usang sa ebidensya nga ang Katoliko rin tunawag. Kay mabasa mas Biblia nga ang Diyos gagini og mga larawan og mga ribulto o kanang pagyukbo. May egsoon, sakto ang dana kung wala yung mga Kristus Biblia nga mabasa nato nga ang Diyos gupanimog larawan. Anyway, kaya kung ang inang konklusyon sakto, ang unang nasayop ang Diyos rupog naman. Kaya kung tinuod niya absoluto Diyos na ginili ang larawan, wala naman na iyan ang isubo si Moises paghimog larawan sa angel o kinubin. Exodo 25:17-22 Numeros 21:4-9 iyang isubo si Moises paghimog larawan sa libin. Ezekiel 41:17-20 ang templo sa Diyos, gihulagway na ang mga larawan, napag-inawin sa tao, napag-inagway sa Diyon. O, kung tinawag na, nasayo ang katulikot sa iyong mga larawan, ang tinawag na exor mami, ang isyo sa larawan. Gawata ng paghimog larawan kung sayo ang atong paggamit. Parehas anang kwarta. Ang kwarta, di may gawata kung gamitin sa insakto. Pero kung ipakadyos ang kwarta, maunay dilimayo. Mula po na ang isyo sa larawan. Ang larawan, kung himuong Diyos, mulhan ingin na Diyos, gawta na si pagbato naman ang laong Diyos. Pero kung ang larawan, himuong na natong simbolo, o himuong na natong pagpahinundong, o panagitawag sa atong katekismo sakramental, o simbolo, hindi na nautan. Maraming Diyos Biblia, gagawin kayo mga sita sa Biblia, Numeros 21:4-9, na ang Diyos at pahimog larawan sa bitin. Pero sa niyang ipatagyos na sa mga tao, gusto ko ang Ginoo, muna ngayon na pong ipagawa. Pero sa tato nga, hindi na dautan ng larawan kung sakto ang pagdagamit. Kaya ang Katoliko, wala yung kasudlo. Nga kanay mga larawan, himuo ng Diyos. Wala. Lagi pagpinimahan ng Katoliko na nagtudlong na kanilang larawan sa mga santo sama sa larawan ni San Vicente, San Antonio na Diyos na, wala, sa ato pa, larawan na na. Kung ginulha na, dili mo talang pagluhog pag pag-alius. Buhat 16:29-30, si Pablo at si Silas ginulhan. Pero dili ito pag pag-alius. No? Mga isoon. So, wala na itong tumanan. Ngayon wala pang isyo may tulad sa Sabado. Tinawag na nga sa Jewish religion, mawag yun na ang ilang espesyal na adlaw sa pagsimba. Kaya ang ikapito ka adlaw sumala sa Sabado. Ngayon, sa bagwapon ang simbahan o iglesia ang itukod ni Kristo, sa ngit bagwapa, na minit-pulit pa ang ilang batasan sa daan ng tinuruan. Mawag na dili automatic mabiyaan nila ng Jewish practices. Pero gininahinay na. Gininahinay na nilang wala, no? Mula, mula na dili kanika yan na sa bagwapa ang iglesia, dili kanika yan na nabag yung mga membro na matahunay o nungusilmar alam sa Sabado kay naanggan mo na nila. Ikaw ko nung kung sa imong nabatasan, galit ba imong nabagyan? Dili. Pero kung ngayon ni Kristiano, ang mga pagtulunan, ibasig yun sa gipanulti gitulo ni Kristo. Uya, kung ipadayo rin sa Sabado, unsang tekstura sa Biblia nga si Kristo na nudlo nga kanang sa Sabado ipadayo ni Apon, nga espesyal nga adlaw sa pulagsimba wala. Sa pagsugod lang sa simbahan, tungkol kay muna ilang nabatasan, dili na automatic magyaan. Hina-hina na, gradual. Bisang pagali ka ng bubo. Sa Council of Jerusalem, gininigyan mo na nila. Ano man, isa sa explanation na sa mga scholar na Katoliko, tungkol kay wag pong higayuna,
Natin naikog ang ibang mga apostol. Namin na limigayin na nagkasungi si Pablo o si Pedro agian ng kalagaling kaikog. Tagaan na ng example. Sa New Covenant, pwede na daw ato ng mga hintil. Pwede na daw ato ng mga hintil. Muna na, si Pablo o si Pedro na ay sitwasyon niya sa Galacia na naging huhulugol siya sa mga hintil. Kaya sa New Covenant, pwede na ang marawat ang mga hintil. Karoon kay pag-abot sa grupo sa mga Judeo na Kristiyano na Kristiyano, Muraman, Mariko, Go, ang una-una, lipid mo nung sila, patay, musuko, ibunin sila lang ko. Doon ang ikalit niya biya anag mga hintil. Suko, Pablo, kay klaro na nga sa New Covenant Religion, sa'yo itong ginawa ko sa'yo. Paano kay, ano, mauna ko dyan, ano mahadlok mo siya nga, dautan ba kayo ang ginawa ang iyong pakigugugugoy sa mga hintil, na pwede naman sila masakop sa iglesia. Pero ako na huna ako ni Pedro at huwag ganyan na nga. Pero nagstanda mo ang mga Judeo na bagong nag-abig sa mga Kristiyano. Kaya huwag mo sila pasabot doon. Kaya para nila nga, naanap mo sila ato na, magsahintin, wakay labot. O. Muna nga, mato hinundan na si Pedro ni Bia siya. Muna ang ibang nung siyang Pablo. Pero kung buto na hunaon, otro po na si Pablo, labi ako ni ganyan nga. Na, iya po, alam-alaman ang mga Judeo. Kaya namin ito yung text ko rin, nalimit ko na sa mga Judeo, nagpaka-Judeo ako, alam lang ko na matabig niya ang mga Judeo. Otro niya po siya, iyanggi sa sukan si Pedro, pero lahat ng mga yun na iyak mong gibuhat, ang gibuhat ni Pedro. Napagyan na example, kinsa ito yung disipulo ni Pablo na iyagya itong ipatulog. Iyagya ito si Tito, ano ito si Timoteo. Na iya nga pong ipatuloy, na sa New Covenant, di naman kinaunan ang pagpatuloy. Diba? Di naman di ko armen kayo sa ating pagtuloy na inisang managbunyag. Kanang sa posisyon. Pero ba nga po, si Pablo na nga po ni ganyan nga, nagpakahuliyo nga po siya. Kinaan naman ni Cristo na nag-ingon siya na, sa mga Judeo, nagpakahuliyo ako, sa mga mahuyang, nagpakamahuyang ako, para lang ko may makabig niya. Katong mga tawhana. So, muna ang sitwasyon natin higayon na nga, sa bag-upang simbahan ni Kristo, dili pa kalikayan nga mamilit-pilit ang ilang batasan sa daang tinuruan. Mga nga, kanang dugo, nakapag-iabay instant lang ang dili sila sa Council of Jerusalem. Balid nga punto kay, naman sila authority, naman sila gawin sa pagbili o pagtugot. Pero kung tanawin nato ang history sa councils, labi na sa Council of Lawrence, wala nag-iapin lang yung dili gabi ng pagkawal ng dugo. Bakit nga po itong Council of Lawrence kay unsay gawin sa simbahan, nasa Matthew 18:18 ang inyo idili, diri sa yuta, idili na po sa langit, ang inyong itubot. Mauna na ang simbahan din ay katungudan na. Gawin lang sa mura no, divine law, kung unsay sakto interpretation na, dili na po nila tuwis doon. Maiksoon, taas-taas na matangon na, parehag, no? Wala pa man pa, wala pa man pagdunga dali, pero ako piliyon nga, lumulong ko alam sa mga pangtana dahil si Greg Mitchell, para prayer po ba? Para prayer po natin discussion, ato siyang pag-aalong panahon sa pangtana niya. Okay. Unapot pa na nato, Brother Brutas. Ipat ang go mga pagkakot po sa sinasaran sa Iglesia, yang bertawa di Indonesia Katolika. Mungkin anda punya apa? Yes. Pada yang kopi Carlos, yang akan toko di Kristo di Indonesia Katolika, akan toko di Kristo di Indonesia, ia itu di toko di Indonesia Katolika, seperti yang saya sebut, so ini kali. Saya pengen berat. Iya itu, speaking. Alam-alam ini, saya pengen disampaikan si Kristo di semua angan. Lala, sa Indonesia Katolika, kasama yang toko. Masampan na nino nga. Saya apa? Biar lang. Dili sabdan, pagsunti niya na batiyan sa 66, gingan na ni Kristo kung sa Katolika niya ang itokod. Sa'yo ito. Sa mga pamatasan, pwede ko dili mo, mo iskot ala. Pero masabi. Dili mo ni kayo, pari ano mo Katolik mo ito ng yes, pero dili ka ang tanong ako, Brad Carlos, sa ito, ipahalan na ito. Pag-iwagay mo kaganihan na si William Miller na nagtokod sa Segunda Adventist, gusto ito.
sa pamasa na to, bogey na sa ako ang permero, pero wala na gina sa ginecognize nito ron. Agi sa mga tag niya, wala matutan. Ang akong kamatan, ano na ba kayo dibinsa ng referensya na si William Milamingo sa Sabinda? I'm... Kaya sikat na, kanang pagkamaga na 50 man ka na sa William Milamingo founder sa Sabinda, because founder na may nagunan. Ang akong kamatan na, huwag sa referensya, wala ba? Otra referensya na mabasa na si William Miller sa Pagdad Budas. Kanyang magdokumento na si William Miller namatay 1849, pero ang iyong reliyong baptis. Ang akong pangitana, napaka-evidensya na magubaan na yung dokumento ang si William Miller namatay na baptis bilang sa Sabat Keter. Well, ano yung mapapatawag na si William Miller founder sa Pagdad Budas? Ano akong naroon na, ang iyon na itong originator or founder, it does not mean na siya guilt ka nang itawag na ito sa Biblia Adventist. Nga naman kay, sa akong nagingan, maklaro man masaktan man. Nga ang girecognize sa mga Adventist given na originator na propeta, si Ellen White na. Pero wala akong pag-iingod na founder o originator, tungkol kay pero nga sila nangunaan ang pagtunulaan niya sa Bado. Pero wala kami na girecognize si Miller na mogi originator o founder, tungkol kay na bugno man sila sa mga pagtunulaan ni Miller, kaya naman mga tagna-tagna na wala matuman. Kung mabasa na ako, nang namatay si Miller o sa kabaptis. Bukod man mo sa ato ng baptis na gantong sa Bado, kayo mabasa mga bako na si William Miller. Atong masawa na, basta atong Nikolay. Harang mo rin atong mabasa. Masahan. Libro, The Stay of Kitchen Answered. Ang nagsulat nyo rin. Masa. Ang dokumento na itong masawa na The Stay of Kitchen Answered. So, yung sino pasahon ba di kulay? Atong timanda niya, doon ay... Pagkutan, sabi niya, pamabasa ko niya, ako siyang itagahan mid note niya, na ang subit by Baptist, ha? Na ang subit by Baptist. May subit by Baptist, sige lang, atong pasahon. Pasahon. Kaya nasa payo na rinsin ko ngayon. Why did William Miller not join the Sabbath Keepers? But rather, more meaning the Baptist Church to the aim of his life. Muna yung question, ha? Ang answer mo niya, the same argument can be used by the Baptists. The East Bay Church began in 1844. William Miller died in 1859. If the Adventists were right then, Miller would have joined them. But he did not. He died in the Baptist Church, not in the East Bay Church. First, said niya, ang Seventh Day, ang Baptist kagapang ni Miller, daily Seventh Day. Lanaman, lamat sa nito ng Sabbath Keeper. Sabbath means Saturday. Therefore, kini ba na pamatod na ato mabasa ang author Amerikano kasaligan eh? Ang akong pangutan na, naapagay dokumento di ba, na ating pamatod, kahit matanggal si Miller sa Sabbath Adventist, therefore, Sabbath Keeper siya. Kagaya kong dokumento na si Miller, Sabbath Keeper, membro sa Sabbath Adventist, araw dili na mahimong pamakakastatman. Kay kapoy man, magsigitan yaw-yaw, na mamayag founder, pero wapoy mabasa. Ang akong pangutan na, asay dokumento, mabasa na si William Miller, Sabbath Adventist. Okay, that is a summary nga, kanang puntuhan mga isuon na obligado ko na, yan o kay, ang akong pag-istorya ka ganina, wala yung kumag-ingon nga, siya yung may gituuan nga, kala yung klaro yung na founder sa Biblia Adventist. Kaya sa akong nag-ingon, sa akong nabasa, wala nga po madala ang akong reference, nga si Miller, nasa yung pagtag na nga matuman, ngayon ba siya ka na? Wala yung problema. Oo, oh, okay, ngayon ka. Pero, naagi nabasa na ko, bisan sa encyclopedia, nga, nag-uba na sila, nga ito. Muna, pero ka na pag-ingon nga, mahimo nga, nabaptis siya, wakoy problema na. Kaya daghan ng mga tao rin nga, may naing ginagbaruganan. Okay, susunod ko na ito na. Baruganan. Sabton, na si William Miller namatay, ni na Sunday Keeper na Baptist, inang ginawin na siya pangdo sa Sabon Baptist. Baruganan ni na Sabton, na mahimo at yaya mo sa karulayon na ang nagpanggir Sunday Keeper o niyang dipanggirin sa Sabon Keeper. Yeah, nagklaro na po sa kong tubal ang gawin. Pero ano? Si Miller, wala agad siya ginikognize sa mga Adventist. Ah, okay. Kung ma-pagpapanan. Kung ma-pagpapanan. Kung ma-uuyon ka na dahil, nasayot ko sa pag-ingon na ang founder sa 7-7 sa William Miller. Mahangyo ko, moderator na kung mo. Ipagay ko po mas tubal, nabili ko sa tawan. Okay. So ako na itong ingon ko ganina, na si Miller, wala agad siya ginikognize sa mga Adventist or na mga founder.
ang ako na nag-aimbo po ato kay kanang grupo na usap na sila termino dito sa una pagyod na organize kanang Cebu City Adventist Road. Iyon na na. Now, karoon kong yabi mo ito siyang baptist o ramatay siyang baptist, okay po niyo mana. Ngayon, panangit kong nasipyat ko kay kunang kong labasa sa account sa ana. Bino, hindi ko mahan ko na alis mistik, pero hindi na magabawala sa amin pagkatinuho sa amin tinuho ang katulog ito. Kay, hindi na namin pasabok na tanang katulog kong kung matinuho na amin rin niyo, tanang sulti na amin kung sakto rin. Di sa ganyan pare ngayon, hindi na namin sa iyo kung manugmog na ganyan gawin ngayon. Bino? So, katulog ang isyo ganyan na ipabarog noon dati gubon, no? Kaya na, mahan ko na, yun ay pasuwit kong, may nabasa ko na ito talaga ng kinabuhi ng Manila, no? So, nanimong nasayot ko sa paghulagboy sa iyong history, lagi na kung wala ko mabasa ko ito ng tibuok history, no? O, mahan ko na, pero si Pat na nanin ko na, honest mistake, gawato na ko na, pero hindi na mawala sa pagkatunod sa katuloy ko, no? Wala, wala itong klaro na darugaran niya, no? Kay, ang mga katuloy ko, dili sa tanong higayon, ang isulti poros, nabasa yun sa official doctrine sa simbahan. Nagali yung mga tinog yan, bisan talaga yung mga church fathers, ilang mga personal speculation magkadini paranas. Bisan pag si Jerome sa Aquinas, na ang mga personal na sila na speculation na nilang paranas. Pero sa official na doctrina, kung sa amin ang katuloy ko. Yan. Ako, salamat. Salamat sa matama, Mr. Brutas. Ang pagtulong amba sa litotong ni Kristo ng Iglesia, kumplito ko lang. Tukan. Ang pagtulong ni amba na litotong ni Kristo, ang pagtulong ni Iglesia ng litotong ni Kristo, ang mga pagtulungan na ilang gusunod ka ni Agto sa parang mga pusulis, kumplito o kulang? Tukan. Parehas, pero ang pagsagot na guminto, ang interpretation. Patrosa sa ko, no? Mudawat ka sa dili, I have the right to explain ito, to say something about my son. Okay, oh. Ang barangay ng Katolik ko mauni, ang doktrina maura, pero ang pagsabot, nag-uminto. Kaya, dili magiging na automatic na ang mga apostol sa one of life na yun, na bumagaling na yun si Kristo, na ipanahon yun siya, di pa mo kasabot, ano yun? Pero maabot ang panahon na magkasabot ra mo. So ito pa, doon may development of understanding. Okay. So, may development of understanding, simply ang responses na gumagaling tubog. Sama na mga devotion. Sana mga santos, devotion. Basta din mo masupak ang doktrina na gawin mo na ayaw na mo pagbato ng Diyos. Tama lang yun. Okay. So, pagkakot ng mga santos, wala yung problema. Development of understanding na, development of responses. Isang gali ang mga Adventist na ang mga dibuhat ninyo, oras Biblia. No, dagang kayo. No? Kaya nang paghimulag mga libro mo, Illinois, wala mo sa subuha, ano maghimulag mo siya na? Di ba? O, oh, paghimulag mga dagang libro, na mga yung direkta, sa iyo na, kaya wala na mo yung subuha. Ah, hindi niya, mayroon na ang process sa argumento. Ah, sana pala-tama. Sabi niya ni Kristo na simbahon ang Ginoo na inyong Diyos o siya na makalagaran. Yes. Pag Aquinas Katoliko na ipasimba ang mga larawan, ang pangutana, ang pagpasimba sa mga larawan na Aquinas Katoliko, ngayon sa kapagutan ni Kristo ang Diyos mo, kapag? Ngayon na isgutan na natin ang Islam. Halaga. Kaya bakit pala ginino, development, ang ako ay clarifier na, ninyo si Kristo, declarans Kristo Matthew 4:10, ang simbahon, ang Ginoo, na inyong Diyos lamang o galagaron. Ang Iglesia Katoliko ng Tatlo, nga daghan simbahon, ang anghel simbahon, ang mga anghel simbahon na bawat Biblia, ang larawan ay pasimba, ni San Tonino, San Antonio, San Antonio, ni San Vicente. Kano pa na? Kana mo ang pagtulungana sa pagsimba ng mga larawan, ulit sa kapagpapan ni Kristo ang sipag, tupang? Kaya ito, narito sa tawa na, okay, hindi naman ito ba? Sa atong discussion sa Miyagi, tulad, naglibog ang anong dalito na ako na nang humalag tubag, no? Ang pagdumumaan sa Katoliko ng tulad ng pag-honor o pag-yukbo o pagsimba, i-qualify na siya sa tulo. Kaya ang gitawag sa Grigo o Latria, Hyperbunia o Bunia. Dili na siya tutong, superlative degree na. Sa superlative degree, mo na gitawag o highest, higher, high. High, higher, highest. No? Gusto mo rin ang utanan ng mga winang tulad. Ngayon, ang ganang pag-honor o yukbo o simba, dili nga tanan sa tanang ngayon sabtong na kanang simba na kanang gitawag sa Grigo o Latria na pagsimba na ikatag lamang sa Diyos. Dili na, no? Kaya,
sa pagtuon katoliko, kanamang pagyukbo o pagsimba sa mga santos, ang taong nagigamit na sa Gregor Jumia, sa English na veneration, pagtahod, hindi na pagsimba ng mga Diyos. Tinawag na, pero mga katoliko, katahod mega, binirate mo sa mga santos, pero wala naman sila simbaha ng mga Diyos. Klaro na. Ang example na na, no, Santo na Tugmayo, na binirate ng pagyukbo, oo, pagsimba, nagyan ng yukbo, after worship na, no? Bulog ka. Oh. Ang problema na ito, na dinita ng pagyukbo o pagsimba, pagpatalius, kanyang sa buhat, 16:29-30, si Pablo o si Silas giyukboan sa tinugyanan sa karsel. O, oh. Bumi ito na pagyukbo, na dinita ng pagpatalius, veneration na, pagtahot. Pwede na yung atag, bisan kinsa, bisan ikaw, bisan pagmayor, pwede na ito yukboan, pero yukbo na ang pagtahot. Pero kung yukbo na pagpatalius, bawa na. Sa so, one, kay, kanang yukbo na pagpatalius, iya lagi na. Kay labi to text of respect niya na ninyo na nga itong ginoo na ihatag ang sa Diyos, ang iya sa Diyos, ang sa emperador, ang iya sa emperador. Sa ito, pag-iod ay ninyo na iya na tanan sa Diyos. Nga doon sa tao, kailangan ni para sa emperador. Ito sa book, hindi po tamo, obligado po tamo, bayad o buwis. Sa yukbo, inaana po, kanang yukbo na para sa Diyos, iya lagi na, hindi na pwede ihatag na ito sa uban o sa larawan. Pero kanang pagtahod o yukmo para sa mga santos, pili na nila na nagitawag sa Gregor at Gumla. Di ang nagtawag mga, di awa, no? Ngayon, wala na lang yung madalaan akong gawin ko nila. Ito na lang naghang ng textus biblia na dili ka ng yukbo pagpatalius. Na yukbo o simba na pagtahod lang. No? Daniel Vos, 46, 47, si Nabucodonosor, may simba. Mabasa ka ng punong simba. May simba sa ni Daniel. Pero wala siya magtuo na si Daniel Diyos. Diba? Isang pagbasawa na ito, Daniel Diyos, 46-47. Iyang gisimba si Daniel. Kung sa iyo pa si Nabucodonosor kay Pagano siya, ibadlo na siya ng Daniel. Pero yun, mas madmit siya, madlok siya, ano, kung wakang ka na, haro ka na ako. Pagkano, ahadisan pa niyo ka mahadlok ang tao ka sa Diyos, kung sa iyo, umumun ka na. Sama itong pagsimba ni Cornelio ni Pedro. Nasabot ni Pedro na, simba ito na, ikahatag lamang sa Diyos, ibanlong ngayon siyang Pedro. Pero, pagtahod gani na, pagyukma gani, pagsimba gani na, pagtahod na, dinita na, sayo, no? Go at the size, 29-30, dinapa gani, napay usan, nagunduman ako. Diyan sa Husway City size, si Husway, miyukbo. At ibangan sa old art of the covenant. Ito ay ka sa kasabutan. Kaya katong old art of the covenant, nato'y larawan sa angin, doon ka mo, masikakilid. Sa ano Exodo 25:17-22, si Moses, ipalino, larawan sa kirubin. Meron sa isulti sa Diyos, ginan niya si Moses, Moses, kining arka sa kasabutan, wala ang larawan sa kirubin, wala kong ipangino nino. Hindi ko makisulting ninyo, taliwala sa larawan sa kirubin. Ako po sabot na ang presence of God na alit ko sa old art of the covenant, wala ang larawan. O kung wala doon sa Roswee City size, si Roswee may yukbo at ubayan ato. Sa ato pa, na alit mo ba sa Biblia, may yukbo, wala na itong maglarawan. Kaya itong old art of the covenant, wala ang larawan sa alit ng kirubin. Pero wala magtuo si Roswee na gusto makarawan sa kirubin. O, simbolo lang ito sa presensya sa Diyos. Sa tiba, hindi daw tayo nangarawan kung gamito ni as a symbol. O, symbol. O. Hello, brad. O. May kami. Huwag na ko. Huwag na ko. Huwag na ko. Huwag na ko. Sige. Okay. Sakto na. Prenda. Sige, sakto na. Sige, sakto na. Sige, prenda. Sige, okay na. Sakto na lang. Sige, okay. Dapat kayo, sulte? Sige, lang pa honda. Pero... Okay na. Sige, so. Ako na lang sumpayan, okay? Sige, sumpayan lang. Sige, sumpayan. Okay, so, mga pumagsawin ang mga tinawag na ang mga katoliko, miyukbo sa larawan, pero kanang pagyukbo ha, pagdahon na. Yan ang nauyan man si Brad Mitchell na ko, diyan ko, katong aming discussion dito na, hindi ka lang luhod pagpakadiyos o simba, nauyan mo sana. Yan ang na-conflict lang nila, anang mayroon luhod, simba na yun. Dipindi mo nila sa ating pagsabot. Kaya kung mayroon God, pagluhod, simba na yun, na kanang simba na pagpakadiyos, oh, when mayroon mong mag-aingan yung ka na nasa pagkaming katoliko. Kung ang meaning na ng simba, o pagluod, o yukbo, kusa na kamit meaning, kailangan pagpakadiyos. Sa iyo, gaming mga katoliko, pero sa doktrina ng katoliko, di man yun na na.
Oh, tiyan mo yung tala. Ah, invento ka mala sa mga bipindal o mga katoliko nga. Latria, gumia, hypergumia, para makalusok. Okay, bago ko na ang gumindo ka. Pero walang gumia, hindi ito na invento sa iyo. Basta kami, hindi daw ito na invento sa tao, pwede na gawin yun na do. Sama ng termino at Trinidad, invento mo na. Mayroon na gigala natin sa pagtulong na sa Biblia nga sa kagyos na lang sa tulong kapersona, gigamit na doon na. Kaya, kaya ganun, hindi ko na, tao rin ganun doon na. Kaya ang ganun, microphone, ganun radio na ito gigamit, tao rin ganun doon na, gigamit na doon na. Bili ito na ganun doon na doon. Kaya kung nakliya, nga gigamit na ito pagtawag sa simba na alam sa Diyos, dito na daw doon. Kaya kung yukbo, nga gitawag na ito sa Grigo, Julia na alam sa mga santos, dito na daw doon. Kaya kung mabagas sa Diyos na daw doon na. Diba? Oo. So wala, ala ito ang simba na ito, Brad. Sige na kamang ito na. Kasi mo sa kapatawa ng tapat, kaso lang kay nagkan mo muna mo tana, God. So, naging kay oras. Ano ito, saan na mong kapang utana ba? Kay nagiwan mong God si Jesus Cristo, mong God, Brad, nga dili ka magsimba kinulit nga rawan. Di ba? Ang ako pang utana ba, para maklaro ba, sa kadaganan na ito na minaw ka, rong nabiyo na nga, kana inyong reporto na diha sa inyong simbahan o diha sa inyong balay ng gibutan ninyo? Di ba kinulit man na siyang utaw? Yes. So ako pang utana, Brad, nga nung musimba pa man mo, ana, na klaro makinanga mismo ang Ginoo nagsulti nga dili mo magsimba o magyutbo sa kinulit nga larawan. Mura, wako na ba na na-explicar ko nila, no? For clarification lang ba? Okay, o. Sabi ng Ginoon na kanyang simba sumala sa pagtulunan ng Katoliko, dili kay usara ang emphasis ana o gibugaton. Kanyang di ba sabot niya sa Biblia nga dili ka magsimba sa kinulit? Ang simba na kanang bitawag o latria, simba na alang lamang sa Diyos. Kaya namang pagyukbo, o binibagalin natin, ganyan ang punong termino na simba, pero ang ibang mga pare, ganyan din yung magamit alang natin, ang ilang veneration na. Pero kung tunay ito ang history alang paggamit alang punong simba, God na siya, dili kayo usara ang gamit ala, namin mo na siya bisag veneration na tayo pwede gawin, ganyan ang punong simba. Kaya mo lang kung kanang sa language, ganyan sa kanang, tinatawa na lang, kanang British English. Kung magkanta sa lingwahe sa mga British, kanagaling your honor, nagaling panahon na gitawag na nila your worship. Pero your honor ang may pasabot, yun yung worship na simbagay na iyon na Diyos. Iyon na lang. Wala nga may magkanta na tala, kaya yun yung sa tanong nila na kanang simba, sabtong nila na simba na alam lamang sa Diyos. Yun yung napat sa nalimot ko sa Kristo sa Genesis 2:23 nga katong si Jose, katong anak ni Kisara de Jesus, katong anak ni Jacob, oh, nga nagdamgo ko siya, nga ayaw ko ng mga binugkos, giyupuan sa binugkos sa iyo mga nagsuon, nga gitanaw na ko sa Hebrew katong yung yukbo siya ka, nga literally kung nabaran sa English simba, pero din ito simba na pagpakalyos. Kaya, kung inawis na ito, kadandang ko pag ni Jose, ngayon siya na ang bito ngayon, magun sa pato, niyukbo ko na niya. Kaya, sa Hebrew na term, siya ka. Kaya, literally nagubat simba. Ba't masabot, ang bito ang ko na, isimba niya. Niyukbo. Pero din yung pasabot na simba yun na Diyos, ang ba't masabot ato, wabot ang panahon na niyukbohan si Jose. Natuman dito. Diba? Kaya itong, dito sa iyukbo, nanahin mo siyang kapatas dito sa hari sa Egypto, kaya nanginom mo ito sa siniligan, na ni Asta Magaliya mga Egypto, yuk mo ko niya natin, pero din ito yuk mo inyong na Diyos, pagkakaw nito. Pero kung talawa natin sa Hebrew, ang Lord ay gamit siya ka, literally worship, pero din ito worship na pagpagamus, pagkakaw lang. Mauna ang ating tubag sa itong kawata na Egypto ng Egypto. Okay, wala mo tayo ko na ako, basta ako na hinagupitaw na itong kautan na taas mo kayo ito. Then, ano niya itong masayang sa itong program sa radyo, kung gusto mo maminaw, sa ganyan taas kaming ubos niyo. So, wala mo itong naman sa radyo, Dubai na niya since 2007 pa sa DXDR. Okay, ang ating tulungan sa radyo sa DXDR,
Matag Domingo, alas 12 sa Kautuon, tama na launa. Pero atong gibalyo na og buntag. Ang atong programa sa radio sa DXDR, matag Domingo, alas 6 na sa buntag, no? Alas 6 na sa alas 7, no? Sa DXDR, RMN Diboro, 981 AM, so AM ba, 981 o kilohertz, o sa FM, kay simulcast na siya, 94.1, no? Sa FM. Kung gulis din mo, mura klaro na siguro ang ito, pero kung ngayon na, mura kinangla na antena kay medyo temporary pa ang FM antena sa DXDR. Pero po nun, makabalun sila sa bago location with taas na tower, napusog na ang ating FM. Ngayon, kung gusto mo nito na sa internet, kaya naka-live stream mo doon ating program, ang website sa DXDR, rmndipolog.weebly.com o rmndipolog.weebly.com din. Ang admin ala, kinitinagos niyo ang soon na rmndipolog.weebly.com. Makita ala live, no? Matag Domingo, alas 6, nagto alas 7, no? Sa buntag sa DXDR. Kala lang, huwag namin ibalik sa itong moderator, Dr. Magulay. Okay, salamat kayo, Brother Silbert Arianti Codomuliano Senior, at ang soon nyo sa ka membro sa Catholic Faith Defenders, no, the Polo City Chapter, na dumadaway na yun ang dipensa sa pagtulunan sa simbahan ng Romano Katoliko. Kaya doon ay mga programa na yan di kuhan din na sa radio o mga social media man, no? Kaya so, sa dili pa pagtapos na itong programa din sa plaza sa Mount Bible Exposition, at ito pabalong kaninyo na doon na kita ay pahibalong alam sa mga Katoliko, tagaumal kami kaninyo na doon na kita ay Catholic Bible Study matagaan lang Domingo, alas 9, tama alas 12 sa Kautuhon, din sa St. Vincent's College, no, na eskulahan, sa Room 101. Matag Domingo na siya. Ngayon, labi na yun na sa mahilig o kanaang tawag na to Facebook, no? Doon na tayo Facebook group din sa FB nga kitawag o SBC de Polo Catholic Faith Defenders. Nga maata din na no, mag-atag o panag-share bahin sa mapagdunaan na sa ato ang simbahan Romano Katoliko. Kaya mga isoon, na ayat ng mga piliwing nasun na at kayo ano kanta, magkanta magani sila aron na magtapos sa kita na niya itong programa. Mga isoon, piliwing nasun, maka ay kanta niya. Ngayon sa dili pa makahatag sa kanta, naglay kahatag, una tayo na natin sa Binisaya no, na programa ni Gabriel Sok Fernandez sa diya sa Cebu na siya, no? Sa Cebu na naka-televise na siya diya sa CCTN, Channel 67 kung cable ang ato ang tanawo, no? Bakit siyon, doon na ba ikapamusik? No? Tara? Ah, dapat yung gitaro na. Ako sa mga kay Balolo, no? Kato ay kung dunasag ka yung wala na Japan na Bible sharing, makaagla ang Lunes dito sa Apispot. Sa Agla ang Sabado, yato dito ang sugod sa alas 2, tamang alas 5 ang pinilingaso, kaya na tayo na pinilingaso doon ang masulod na maang kain sa Catholic Faith Defenders. Babalo, doon na po rin sa mga Bible sharing nga po, o Bible kanay gudit-gudit, gudit gumay, na mabati rin niya nga po sa DXDR sa alas, alaw na taman alas 6, no? Ano po? O walang kita na isi yan, ha? Sa presensya mo may kalipay ako. Sa presensya mo may kalinaw ako.
sa presensya mo may kagawasan ko. Kinabuhi ko ihalat kanimo. Santo, amen. Among lawang Dios, salamat po ng itumahan din na sa lahing Allah sa mong kinabuhi. Kami din kining programa ka namo karon na Bible Exposition. Kaya na po tayo itumahan ng niling maong panagambi tayo bura kami itawag na pagbasi din sa mong kagalihon sa matagos sa kanamo. Kami din itumahan sa mga kamaturan ng among mga paibawaan sa mga buwan sa panahon kabahin kami ng magkabuhin din eh. O labi rin yung mga iso na wala din eh, nakigaw sa kanamo, nasira gapon sila din sa mga pangaliya o hinawatunta nga makadugang pa sa kadasig sa pagtugan nimo. O isali ko ay mga kami na ito mahan din sa kagsatansa ka panimalay na mo o sa mga pagpauli din sa mga diskasya makasamo o mga katalagman. O kinamang ipangayo, amo na ito mahan, pinagli si wala at kasigin ng Isus, among ginaw maluluwas, kumaan sa panabang sa pagampo, sa iyo mga santos din sa langit o kang Mama Mary ang mabahay ng mong itili may mong ilahan sa mga anak na si Ginoso Cristo. Ang samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Salamat kayo kaniyong tanang niya na rin o mayong gabi sa tanang pag-usa. Kita mau ngomong kebo.